Sa hapon po ito'y mapalad tayo at kapiling natin ang isang alkaldeng may tuturing po natin isa sa mayroong masasabi natin magandang halimbawa ng paglilingkod at pagmamalasakit sa ating bayan. Ang tinutukoy ko po ay ang alkalde ng makasaysayang bayan ng San Miguel, Bulacan, si Mayor Roderick Chongson. Mayor, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po, Vice Gov. At sa lahat po. Okay, Mayor. Pwede po mauna sapagkat ang ating pong programa ay makapagbigay ng impormasyon, kasaysayan sa ating mga kalalawigan. Ito pong San Miguel, kung tawagin ay merong kasamang De Mayumo. Ano po ba ang ibig sabihin yan? Can you say something po tungkol sa ating bayan ng San Miguel? Ang San Miguel De Mayumo po kasi Vice Governor, really, noong panahon po na kauna-unahang mayor ng bayan ng San Miguel ay si Miguel Pineda, ang bayan ng San Miguel ay dito ay kasama ng lalawigan ng Pampanga, kaya ang salitang De Mayumo ay kinuha sa salitang Kapampangan. Na kaya po ang De Mayumo ay salitang Tagalog ay matamis na bayan ng San Miguel. Kaya marami kayong suites sa San Miguel. Ito po yung Gov. Ay, Vice Gov. Actually po, hindi lang po sa kasaysayan ng ating bayan na San Miguel na talagang ang dedikasis ay dito talaga nanggaling. Kung ikukumpara natin sa iba't ibang bahawi ng lalawigan sa buong Pilipinas na lalawigan ng mga bayan o lalawigan, eh talagang maipagmamalaki natin ang ating bayan na talagang sobrang masasarap ang ating mga dedikasis dito tulad po ng pastillas ano ho na ginawa sa galing sa gatas ng Kalabaw at yung mga makapuno na galing sa Inyol at meron pang tinatawag na balimbing na ginagawang minatamis na marami po dayap ginagawang minatamisan lahat po ng klase ng minatamisan dito po galing talaga kundol kaya napakasarap talagang dito nang galing original po talaga ang San Miguel Bayan. Meron kayo riyan pagka merong nagpupunta rito sa aming bahay, nagdadala nung nakakahon, eh, biskotso yata yun? Opo, yun naman po yung gawa ni Lisa's Bake Shop. Since 1987 naman po yun. Kumusta na po yung kilalang mga tea rose marble natin diyan sa San Miguel? Nga po, ang tatawagin nga po nila noong panahon ng mga panahon ng araw, na ang tea rose daw ng bayan ng San Miguel ay isa sa pinakamayamang mina sa ating bayan. Na sabi nila na talagang ito ay manahalaga na dinadala sa iba't ibang bansa tulad ng Europe, ano ho, mga European country na talagang ito ay ginagawang tiles o sa mga hotel, ano ho. Kaya ang bayan ng San Miguel... If you go to Las Vegas, ang tiros dyan, galing daw sa Pilipinas, ay San Miguel lamang po ang meron yan. Sige lang ang meron po tayo. Kumusta na po yung ating biyak na bato, yung cave natin, yung malapit sa Batlong? Kumusta na po yun? Actually po, yun nga lang po ang kinalulungkot natin mula nung napunta po sa bayan ng DRT, ang bahagi ng biyak na bato. Ang atin na lang po doon, Vice Gov, na na magmamay-ari ng ating bayan ng San Miguel ay yung halos entrance na lang po. Dapat po yan siguro, katulad ng pinag-aaralan ng mga ka-estudyante sa libro na ang Second Republic of Biakna Bato nakalagay sa San Miguel, siguro dapat ay naka-close parenthesis. Now is already part of DRT to correct the history. Yung pong Madlong Mayor, ito'y puntahan ng mga nag-excursion, yung mga kabataan gusto, yung mga adventures. Subalit noon, kadalasan, bago pala akong nagiging governor noon, napapasyal ako sa inyo, merong mga estudyante, natatanda natin, mga taga-BSU, na sawing palad po rito. Kumusta na po yan? Ang sabi po nila, Mayor Roderick, meron daw mga diwata riyan. Kwentuhan nga po ninyo kami. At bigyan po
ng kasaysayan, parang sort of a safety measures, yung mga gustong magtungo riyan. Judy Vega po ba? Okay. Yung namatay po noon diyan sa yung ginawang pelikula, yung ano, medyo may ang pagkakaalam ko po hanggang ngayon ay nasa YouTube po yung kasaysayan ni Judy Vega, na meron daw na humihingi ng picture na bata kay Judy Vega ay hindi po napagbigyan, at ngayon ay umiiyak daw po yung bata, nagsumbong doon sa matanda. Ngayon po, nung pagkagaling po ni Judy Vega rito sa madlom na yon ng pagkakashooting, medyo naiba na yung pakiramdam ni Judy Vega mula noon, hanggang sa si Judy Vega nga po binubuhat na lang ng kanyang mga kapatid na halos latan-lata na, hanggang sa nadala po ito sa ospital, at ito nga po naging dahilan ng kamatayan ni Judy Vega. Yun po ang usap-usapan. Kaya nga po yung tinatawag na diwata, eh siguro po ang naniniwala po siguro tayo na may mga diwata sa mga kabundukan na nilalang ng Panginoon Diyos. Yes, Mayor, merong pangyayari riyan na kami magiging throne ni Mrs. Alvarado sa may Madlum. Aba, na kami pagdating na sa lugar ng Madlum, we saw almost by the 100,000s of butterflies, lalaking butterfly. Akala ko, kaya ang sabi ko kay Mrs. Alvarado, sa susunod pagbalik natin dito, magdala tayo ng van at buksan natin para makapasok, para maiuwi natin. Yun pala yung nangyayari lamang once in a lifetime. Correct. Hindi na nakikita yun. So, kahiwaga at maganda pong puntahan yung San Miguel, lalo na sa Madlong, papasok sa cave ng Biak na Bato. So, Mayor, meron pa kayong Cebu Spring. Pwede po bang ikwento ninyo itong hot spring dito sa Cebu? At yun nga po, nabuksan muli, napaganda po ulit natin. Hanggang sa dinayo pa rin po ng mga ate. Totoo po yung sinasabi nyo na ang Cebu Spring ay dinadayo nung araw, nung panahon ng araw. Ngayon po, nagbalik ulit ang mga dumadayo sa ating Cebu Spring upang maligo at hindi po alintana sa mga nakakaalam, ang barangay, ang Cebu Spring, marami naliligo dahil nakakagaling daw po ang tubig na ito. Ngayon, Mayor, mapunta ko. Ang San Miguel ay kilala rin sa mga magigiting na mga mamamayan. Ang mga national artist natin, Nicanor Abelardo, Virgilio Almario, national artist natin yan, Pablo Texon, Maximo Viola, si General Mayor Alfredo Lim ng Maynila, at siyempre si Simon Texon. At totoo po yan. Alam niyo, napakayaman po ng bayan ng San Miguel sa kasaysayan po talaga, na halos hindi po mabilang, na talagang maraming gumanap sa ating lalawigan ng Bulacan, sa bayan ng San Miguel, na talagang naging parte ng ating kalayaan, ng ating bansa. Bago po tayo tumungo sa ating paksa sa kasalukuyang pandemya, noong pong araw ay every year nagkakaroon tayo ng pagbaha sa San Miguel, lalo na pagka diyan tumama ang bagyo sa kaitaasan ng lalawigan ng Bulacan. Kumusta na po ngayon ang performance ng ating Bulu Dam mula sa DRT patungo ng San Miguel? Bali, next year pa raw po yata ito ay magagawa ng lubusan. Okay. Opo. Kaya nga po, natutuwaan po naman kami kahit medyo nagtagal po ng pagpapagawa po ang ating Bulu Dam na sumabog po noong panahon ng 2012. Naalala ko po, maagang maaga po kayong dumalaw at pumasyal sa bayan ng San Miguel na kayo po ay pumunta sa opisina na talagang pinuntahan niyo po ang aming bayan, na talagang ang malasakit niyo po sa bayan sa Miguel, ganun na lamang po talaga. So Mayor, mapunta po tayo sa kasalukuyan. Kumusta na po ang kalalagayan natin ng pandemya sa COVID? Gano'n na po ang mga datos po natin dito? Na ngayon po kasi, ang talagang ginawa namin tema, hindi na tayo maging awareness tayo, preparedness, prevention. Kagayaan po kami lahat para nagdadagdag na nga rin po kami ng mga nurse, ng medtech, dahil nahihirapan na rin po ang ating mga frontliner. Actually po, yesterday, nag-meeting po kami ng ating MSO, lahat po kami. Sabi ko nga, ang maging approach namin sa mga tao, sa mga nagpapabaksin, hanggang hindi po sila nababaksinan, kung pwede, manatili muna sila sa kanilang mga tahanan, dahil ang ating mga bansang Pilipinas sa
minimal lang ang dumarating na vaccine. Actually po, nasa 7% pa lang po tayo sa kasalukuyan na napabaktin. All in all, nasa 10% na po ngayon. Habang wala pa po ang bakuna, because the answer to COVID is bakuna. Karamihan po sa nagkakasakit ngayon, more than 70% sabi sa Metro Manila ng mga ospital ay yung hindi pa nababakunahan. So ang solusyon ay bakuna. Ngayon pong hindi 10% pa yung dumarating. So malaki pa ang pilidro po nating magkakahawahan, lalo na yung pagdating nitong Delta. Nabanggit mo March 15. When we declared the state of emergency March 19, the President declared March 16. Kaya tama, 15 and 16, public health emergency. Nakaisang taon pong mahigit yan, natuto na tayo riyan. Una, yung wearing of face mask, face shield, paghugas ng kamay, social distancing. Kumusta po yung pagpapatupad natin dyan, Mayor? Noon nalaman na nila na talagang totoo na pala may mga namamatay, medyo kahit na hindi mo nabili na sila na huwag lumabas, hindi na talagang naglabasan para naging ghost town na. At nagkaroon na sila ng takot. At hindi mo na sila dapat bili na mag-face mask o face shield. At ako naman po, bilang ama ng bayan ng San Miguel, sabi ko nga sa kanila, huwag kayong mag-alasa sa pagkain. Dahil dito sa bayan ng San Miguel at nagkakaroon kami ng tulungan, eh hindi namin kayo hindi namin pababayaan ang aming mga kababayan. Noong nakaraang 2020 nakita ko kayo, Mayor, namumudmud kayo ng mga pagkain, pinalalabas yung mga silya sa harap ng kanilang tahanan. Opo. Hindi ba dapat ay natutunan na tayo na sa halip na tayo mamumudmud at magpapatawag ng tao? Hindi pa maganda eh ang mga kapitan na lamang ang bigyan. Correct. Tama po yun. Para alam politika. At sa pababagitan nun, Mayor, ipamumudmud ng isa-isa, pagkatapos ay ilalabas na lang yung silya sa harapan ng bahay, so walang mass gathering. Isa lamang doon ang merong Delta variant. Naku, kakalat po yan. Tama po yung sinabi nyo kanina. Pag nagkaroon ng isang COVID po sa isang bahay, halos lahat na nagkakaroon. Kamukha po nung isang araw sa Barangay Bulwalto, halos isa, dalawa, tatlo po yung namatay na sunod-sunod na sa pamilya. At nung pinaswab test namin o in-antigen po namin yung pamilya, halos 14 ang nag-positive kaagad. Ano, ganun din po sa Batasang Bata at mga ibang barangay, ganun din po nangyari. Pag tama po yung sinabi nyo na pag merong isang nag-positive sa isang bahay, halos lahat sila nagkakahawa kaagad. Hindi po katulad nung nakaraan, pag nag-positive po ang isa, hindi po na ganun kaagad nahahawa po yung iba. Ngayon po, parang ang bilis po, parang airborne na po eh. Sa bilang isang alkalde po, ano ang ating pong protocol? Sabi ko sa kanila, actually binigay ko na po yung number ko sa kanila, kung sakaling mayroong mga nagkakaroon ng COVID cases sa bawat barangay, kung hindi nyo makontak ang inyong mahal na kapitan, eh kontakin nyo lang ako at ibibigay ko yung tamang sagot o kasagot ako paano gagawin natin doon sa gagawin natin na guidelines. Ano ho? Kaya nga po ang ginagawa namin pag nagka-COVID, meron tayong isolation, yung tinatawag na evacuation center na ginawa na ina-isolate natin yung iba roon. Ngayon, pag medyo marami na, pag hindi naman medyo hindi naman po ganong malala, eh pinapanatili na lang namin sa bahay at ginagawa namin, eh pinapapadalan po namin ng food pack at ng vitamins at ng gamot na kailangan nila. Kayo po ay mapalad at meron kayong district hospital na pinatatakbo ng ating Kapitolyo, yun sa San Miguel. Kaya lamang po itong mga district hospital na ito, ito yung mga non-COVID. Dapat hindi tumatanggap ng COVID ito. Kasi ang tinatanggap po niya na yung mga normal, yung mga regular na mga may sakit. So dapat po talaga ang takbuhan diyan ay sa provincial hospital. At maganda na rin pong pangyayari na nagpakita po tayo ng paghiling sa ating provincial government, sapagkat ang ating pong ospital, the BMC plus yung bagong pinagawa po natin, yung BICC, ito po yung tertiary hospital, 300 bed capacity, nadagdagan ng another 200, so 500. This is one of the biggest in Central Luzon. Ay no pong nagkaroon ng COVID, diniklara po itong COVID, so center, so dapat po 500 bed. Pero sa ngayon po,
nasa 200 pala yung nagagamit. Kaya unti-unti pinakiusapan po natin at sinabihan natin ng sanggunian ang namamahala ng provincial medical center na unti-unti buksan ito sapagkat kung puno na sa ibang lalawigan sa Kamaynilaan, tayo po ay meron pang almost 300 bed capacity na available po para sa ating may COVID. So, Mayor, alam natin po na pagdating naman sa kaunlaran, dahil matatapos din naman itong pandemyang ito, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kayo po ay nakikinabang sa mga bypass road. Meron pa po tayong panibagong inapurbahan ng ako'y chairman ng RDC, the North Luzon Eastern Alignment. Ito po'y karsadang magmumula sa Fairview, San Jose del Monte, North Sagaray, Diarte, ang labas po ay sa San Miguel. Aakyat ng Nueva Ecija, patungo sa Port of Aurora sa Dingalan. Ano po ngayon ang mga project po ninyo at programa preparatory po sa pagkakatamparan ng proyektong yaon? Sige po, napakaganda po niyan. Una, yung tinatawag na bypass, ano ho? Kaya po kami, last month, nagkaroon po kami, Vice Gov, ng tinatawag na 10 years planning. Na actually nga po, pinagbibigay alam po po sa inyo na ang bayan ng San Miguel ay nakabili na rin po ng lupa na para ilipat ang ating pamahalaang bayan. At ngayon po, Deponso. Okay po. At ngayon po ay sinisimulan na po yung mga ibang mga building tutulad ng bagong pag-asa, bahay pag-asa, yung building na evacuation center at may two stories building po kami at yung pati yung PNP ay inililipat na rin po at pati yung BFP inililipat na rin po para nasa ganun naka-prepare po kami doon sa mga bypass na yan para maiayos natin ang maganda ang bayan ng San Miguel. Pati ang palengke inililipat na rin po sa Malabo sa munisipyo. At ito nga po at pinagbabigay ka lang po na rin po na nasabay po doon sa COVID-19 at nagkaroon po ako ng napakaltaking idea na pag nagkakaroon pala ng mga karamdaman ng ating mga kababayan ay may kulang pa rin tayo sa ospital. Kaya magtatayo po ako ng sariling ospital dito sa bayan ng San Miguel. Tama po yan, sapagkat ang San Miguel ay sa kaalaman ng marami, ito po isang first class municipality. Pagdami ng ating road network, magiging sentro o distrito ng ekonomiya yung San Miguel. At maganda po yung inyong paghahanda. Mayor, ang alam ko yung Rubina Farm, yung isa sa pinakamalaking Rubina Farm, nandiyan din po sa San Miguel. Kumusta po ito? Naapektuhan ba ito ng African swine fever? Actually po, totoo po yan. Naapektuhan po ito ng yung swine fever na yun noong taon 2019, October. Swine fever. Oo, ASF, na talagang umapekto po at halos maubos-ubos ang kanilang mga baboy na alaga. Ano ho? Pero sa kanilang po, ay medyo nakaka-recover na po sila ngayon. Mayor, ang oras po ay mabilis lumipad pagka kausap natin magagaling ng mga mayors at ang pinag-uusapan na yung hindi pagsuko ng mga Bulakenyo, nating mga Pilipino. Babangon tayo. Mayor, inyo po ang huling pangungusap para sa ating mga tigapakinig. Maraming salamat po, Vice Gov. Ang akin pong mensahe lang po na may pagkakaloob sa ating mga kababayan. Sa kasalukuyan po na nasa ilalim tayo ng COVID-19 at may banta ang Delta virus o Delta variant, hanggang po hindi tayo nababaksinan, kung pwede po wala tayong gagawin sa labas, manatili muna tayo sa ating tahanan. At lalo-lalo na sa kasalukuyan na ating pong ginagalawa na talaga napakahirap po sa ating kasarili. No? Kaya po ang life o tinatawag na buhay mahalaga po para sa ating mamamayan ng ating bansa. Ano ho? Kaya po sa atin, payo lang po, ingat-ingat po talaga. Sundin natin yung tinatawag ng guidelines ng IATF na para tayo ay magkaroon ng kaligtasan ng ating buhay sa banta ng COVID na ito. Okay, Mayor, maraming salamat po. At ako'y natutuwa. Very holy yung araw po natin ito, lalo na pagka nakikita ko yung mga nasa likuran mo, ang ating mga santo, sapagkat alam naman natin ang ating buhay, tamang merong COVID, hindi kalungkutan. Pero ang rason sa ating pagkabuhay
ay isa po, paglalakbay natin sa daigdig nito, pero ang layunin po ay mahalin, paglingkuran ng buong puso at kaluluwa ang ating Panginoon, una. At ang pangalawa, Mayor, ang mga ginagawa po ninyo, yung maglingkod sa ating kapwa. Kaya mabuhay po kayo na mga tigpaglingkod, mga frontliners din. Magandang hapon, maraming salamat, Mayor. Mabuhay kayo.